Kim Chu, pinagbabaril habang nakasakay. Ang pahayag ni Kim Chu ukol dito sa insidente ito. I was so scared, Kim Chu, naiyak nang ikinuwento ang van ambush. Mangiyak-ngiyak na sinalaysay ni Kim Chu ang mga nangyari noong araw na iyon na normal lang dapat na taping day para sa actress. Natutulog lang ako. Dapat magbabasa ako ng script pero inaantok ako. Along the way, palabas ng bilig. So, humiga ako. So, kung hindi ako inaantok, nuloy ko yung pagbabasa ng script. Siguro tinamaan na ako ng pag-ulan ng bala. 8 bullets, nakita ko yung isang bala nasa windshield nakapatong. I'm scared, ani Kim Chu. Nagising na lang siya sa tunog ng bala at agad na pinuntahan ng kanyang driver at personal assistant. Maliit lang yung putok eh. Manipis lang siya na natunog. Tapos sabi ko, ano yun? Anong nangyari sa... So, nagpunta ako sa driver and PA ko. And then sabi nila na nabaril yung kotse. So, tinignan ko silang dalawa. Yung driver ko, yung windshield namin, butas na ng bala, ani ni Kim Chu. Batay sa ulat ng pulisya, patungo sana si Kim Chu sa taping ng kanyang serye na Love Thai Woman. Nang paulan lang ng bala ang kanyang sasakyan, aabot sa 8 sunod-sunod na tama ng bala ang tumama sa sasakyan ayon sa actress na natili sa loob ng sasakyan si Kim Chu habang sinusuri ng polis ang crime scene. Agad din siyang tumawag sa mga mahal niya sa buhay makalipas ang insidente. Tumawag ako na binaril yung kotse ko. Ang dami kong tinawagan kasi hindi ko alam anong gagawin ko. Nasa loob ako ng sasakyan. Ang daming pulis sa labas. May mga MMDA. Hindi ko na alam after that. Naghang ako ani Kim Chu. Gayon man, pinili pa rin ni Kim Chu na pumunta sa taping ng kanyang palabas. Nag-take ako ng 2 eksena. Siguro, adrenaline rush ng mag-taping tayo, magtrabaho tayo. People are asking me kung kamusta ako. Hindi ko alam, tinatanong nila kung kamusta ka. Naisip ko, oo nga, ano, kamusta pala ako. Natakot ako. Natakot lang ako why those things are happening, ani Chu. Palaisipan din sa actress na sa motibo ng krimen, lalo na iginiit nito na wala siyang naging kaalitan. Diyos ko, ako pa ba, wala akong nakasama ng loob ang masasabi ko na lang, life is really precious kahit wala kang sakit, wala kang kasamaan ng loob. Kung natamaan ka ng balang iyon, siguro wala ka, ani ni Kim Chu. Sa ngayon, bumuo ng task force ang Quezon City Police District para imbestigahan ang krimen. Mistaken identity ang isa sa tinitignan angulo sa insidente. Ayaw kay QCPD Director Brigen Ronnie Montejo. Kumbinsido rin si Montejo na intensyon ng gunman na pumatay sa insidente. Ikinalugod naman daw ng actress na ligtas ang lahat ng sakay ng sasakyan. Nagpasalamat din si Kim Chu sa mga nagpaabot ng misahe sa kanya makalipas ang insidente. I am very happy and very thankful na more than 100 messages yung natanggap ko. Yung cellphone ko endless yung tawag, safe naman ako. Nagpapasalamat ako dahil nag-aalala sila para sa akin. Sana makita na kung sino ang bumaril sa kotse ko, ani Chu. Nagpakonsulta na rin ako sa abogado ni Chu at kapag-ugnayan sa mga opisyal ng ABS-CBN. Kaugnay ng investigasyon. Kayo mga kabulgar, naniniwala ba kayo na mistaken identity lang to? O may nagagalit kay Kim Chu? Kung sa palagay nyo, meron, comment down below. And please subscribe. Maraming salamat!